Maraming nabago sa mga pulisiya ng bansa nang maging pangulo si Rodrigo Duterte. Kasama na rito ang foreign policy na tumahak ng bagong landas sa ilalim ng bagong administrasyon. Pinalakas niya ang ugnayan sa China at Russia, pero nagkalamat naman ang relasyon sa Amerika. Ang tanong, nakatulong kaya ito sa interes ng Pilipinas? May report si Maki Pulido. Pagdating sa foreign policy, bagong landas ang tinahak ni Pangulong Duterte. I announce my separation from the United States, both the military but economic. At pinausbong ng Pangulo ang pakikipag-alyado sa mga bagong kaibigan. Maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world. China, Philippines. It's the only way. Pagdating po sa foreign policy, very successful ng ating Pangulo at naibalik po natin sa ating sariling bansa na tayo ay merong independent foreign policy. Ayon sa political analyst na si Professor Richard Haydarian, tahasang pagbabago ang tila naging tatak ng foreign policy ng Duterte administration. Epekto ng ginagawa niya ay dinidiversify yung ating foreign relations. Kung marami kang mga partners, hindi lang yung mga dati mong partners, marami kang options, so yung room for maneuver mo mas malaki. My duty is to everybody. Pero ilan sa mga matagal ng ugnayan ng Pilipinas na apektuhan. Nariyan ang patutsada ng Pangulo sa nuoy Secretary General ng United Nations at ilan pang opisyal nito. Pagmumura sa mismong Pangulo noon ng US na si Barack Obama, pati na ang pagtuligsa sa European Union at sa iba pang kumukundina sa mga umunoy nagaganap na paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Halos $279 million o 13.8 billion pesos na grants mula sa EU na kompromiso ng tanggihan ng Pangulo ang tulong kung mangangahulugang makikialam ito sa pamamalakad sa bansa. Sa halos isang taon, nakapagtala na ng 11 overseas trip ang Pangulo sa 18 bansa. Halos 400 milyong piso ang nagastos para sa mga biyaheng ito. 37 bilyong dolyar naman daw na halaga ng investments, pautang at tulong pinansyal ang naiuwi ng Pangulo. Quantitatively speaking, very well-traveled siya. Term ko nga dyan, commercial diplomacy on steroids. Yung nakuha niya, lampas sa $40 billion, yung pledge. Of course, pledge po yan. Wala namang garantiya na papasok lahat yan. Talaga mag-trickle down yan kasi meron po tayong build, build, build o yung sa Dutertenomics natin. It's a golden age of infrastructure now. Pag nasimulan po yung mga malaking or big ticket infrastructure projects tulad po ng mga railway sa Mindanao, railway dito sa papuntang norte mula Maynila, papuntang south mula Maynila. Pero kahit nag-iba raw sa taktika ang Pangulo sa kanyang pakikitungo sa Amerika, tila hindi naman daw ito lumilihis sa estratehiya. Ang nakita natin dito ay dahil sa bakbakan sa Marawi, mukhang yung ating dependence sa Amerika ay bumabalik na ulit. It's a cozy relationship. Kita naman natin yung mutual defense treaty po natin ay nasusunod pa rin. Ang bansang Amerika ay tumutulong sa ating war against extremism, war against ISIS. Ito po isang patunay na our relationship with the United States is healthy. At bagamat hindi naman daw masama ang pagpapalakas ng magandang ugnayan sa China, ang interes pa rin daw ng Pilipinas ang dapat manaig. Hindi pa rin natin nakuha yung mga gusto natin makuha sa China. Hinaharas pa rin yung ating mga mangingista dyan. Hindi pa rin natin ma-access yung loob nung Panatag Shoal. Dapat realistic din tayo dun sa expectation natin. Kasi ang katotohanan dito, tayong nagbibigay ng maraming concessions sa China. Sinabi ni Pangulo, gusto niya ng soft landing, isasantabi pansamantala yung mga issue na yan dahil napakarami pong mga issue ang dapat pag-usapan. And in a relationship, hindi po nakabase yan sa isang issue lamang. Sabi nga ni Presidente, there will be a time na ilalabas niya yung issue na yan, yung West Philippine Sea. But not now. Maki Pulido, GMA News.